Hello, kumusta po tayo? Ano pong ganap natin sa araw na ito? Dalangin po natin palagi na kayo ay nasa mabuting kalagayan sa mga pagkakataong ito at patuloy ang pasasalamat ko sa inyo sa patuloy ninyong pagsuporta dito sa Rods Channel. So ang pag-uusapan po natin ngayon ay patungkol sa British Columbia High in Demand or in Demand List ngayong 2021. Pero bago po natin ipagpatuloy yan, sa mga nagtatanong po ano ng mga kung ano ba at saan ko inilalagay yung mga links, basahin nyo lang po sa ibaba po ng video natin, matatagpuan po ninyo yung description box natin. Usually po ay inilalagay ko doon yung mga links na pinag-uusapan natin dito kung saang source or pinagkukunan authority na kinukuha ko yung mga vlog natin at gusto ko namang ibinabahagi sa inyo. At mayroon din po tayong mga links doon kung saan po tayo dapat pumunta. Halimbawa po sa mga topics natin, nakalink po doon. Gayun din po yung mga iba't ibang vlogs natin kung gusto nyo po na panoorin muli o kaya naman i-review o kaya naman gusto nyo i-share sa inyong mga kamag-anak o kaya naman gusto nyo lang na kumbaga parang i-hold at kumbaga parang maging jumping board ninyo ay pwedeng-pwede rin po ninyong i-click. At nilalagay ko po doon usually yung mga playlist natin at yung mismong channel natin na Rods Channel upang nang sa ganon ay kumbaga hindi po tayo mawala doon sa track. So, ulitin ko po, pwede kayong mag-comment sa ating comment section. Magtanong lang po kayo once a week or kumbaga twice a week ay sumasagot ako sa mga tanong. So, bigyan nyo lang po ako ng pagkakataon at panahon upang masagot yung inyong mga queries at sasagutin po natin yan sa abot ng ating makakaya. Batay na rin po sa mga credible sources natin na pinagkukunan natin ng ating mga impormasyon. So isa nga sa pinaka kumbaga upbeat ngayon yung British Columbia, sapagkat alam natin ang British Columbia ay kumbaga on fire sa kanilang pag-invite ng mga trabahador o mga workers from inside and outside Canada. At ipapakita ko sa inyo yung mga in-demand jobs na pwede nyo maging jumping board o maging basehan sa paghahanap ninyo ng trabaho dito sa may British Columbia ngayong 2021. At masisigurado natin na ito ay tatakbo sa mahabang panahon sapagkat alam natin, katulad ng lagi natin binabanggit, ito yung mga opportunities na tatakbo within 3 years na kung saan ito yung plan, yung recovery plan pa rin, bahagi pa rin ito. Kaya lang sabi natin, iniisa-isa natin upang nang sa ganon, may digest ninyong mabuti yung mga trabaho na po pwede ninyong puntahan alinsunod at pwede nating masabi na batay sa inyong karanasan, skills, trabaho na syempre kailangan nyo i-provide yung mga certificate of employment upang nang sa ganon ay makarating kayo doon sa application na ito. Konting geography lang po, ano? Ang British Columbia ay matatagpuan sa gawi ng western part ng Canada at ang malaking siyudad nito ay ang British Columbia, ang Kelowna, yun yung mga kilalang kilala at marami pang iba, Victoria, yun yung mga kilalang kilala na lugar dito. So masasabi natin na mayaman sa likas na yaman ang British Columbia sapagkat ito ay napupuno ng mga kung tawagin natin coniferous and boreal forest. At kasama na yung kanilang seashore, yung mga lakes na maganda syempre. So ang napuntahan ko pa lang doon ay yung Vancouver at syempre pinapangarap din natin na marating yung iba pang bahagi katulad ng sabihin na natin Kelowna at ng Okanagan area. Yun yung magandang lugar dyan eh. At syempre to explore Vancouver. So pagdating ng panahon ay makakarating din tayo sa mga iba't ibang lugar ng British Columbia. And I hope kayo din na pagdating nyo dito ay hopefully, maka-explore din kayo dito sa my British Columbia. So, ginawa yung tinatawag nating provincial nomination program dito sa British Columbia to adhere and the federal government, that's what I mean. And of course, ay mapunan yung kanilang workforce, labor dito sa British Columbia upang na sa ganun magpatuloy din yung economy. Katulad din ng ibang provinces na natalakay na natin o napag-usapan natin like Saskatchewan, Manitoba, Ontario, and so on and so forth. But of course, kailangan na ma-meet din natin yung mga minimum requirements ng British Columbia before or prior to your applications upang nang sa ganon mas broad yung inyong kaalaman patungkol sa pag-a-apply dito sa British Columbia. Masasabi natin ang British Columbia, usually ang hinahanap nila, kung makikita natin later on, malaking porsyento yung managerial supervisory position.
at lalong-lalo na yung mga nahihirapan sa tinatawag nating, sabihin natin mga edukadong tao, may mataas na pinag-aaralan, baka ito yung chance niyo na maka-apply dito sa My Canada sa pamagitan ng Provincial Nomination Program through Express Entry at iba't iba pang stream ng provincia ng British Columbia. So tulad ng sinasabi natin sa mga ibang vlog din natin, na ibibigay ko sa inyo yung mga high in demand jobs patungkol dito sa British Columbia, but in general terms o yung tinatawag nating based from NOC, sapagkat lagi naman na kapag nag-hire ang bawat province dito sa Canada, usually they are referring to NOC. So mahalaga na ililink ko down below yung how to find your NOC. For instance, ay waiter ka, for instance, supervisor ka sa isang restaurant abroad, o kaya naman sa Philippines, o kaya naman may managerial position ka, mahanap mo doon sa pamamagitan ng NOC. Kaya mahalaga na hanapin mo ngayon pa lang yung NOC number mo. Baka sakali na nandito sa ibibigay ko later on. So isa-isahin natin yung mga requirements under British Columbia Provincial Nominee Program na magiging guide ninyo sa pag-apply ninyo sa mga trabaho dito. Una, you have accepted a full-time intermediate job offer for an eligible BC employer. Job offer must be categorized under National Occupation Classification, Skill 0, A, or B. So masasabi natin na medyo mataas yung kanilang requirements pagdating sa paghahanap ng trabaho dito at sa pagtanggap nila ng mga workers dito. Pero mamaya, later on, ay makikita natin. Wala na ba akong pag-asa? Halimbawa, nagtatrabaho ka sa isang restaurant at waiter ka, o kaya naman ay sabihin na nating server ka, wala namang pag-asa. So makita natin, ito ay good news sa mga extreme high and extreme low skills, akong tawagin natin. So makita natin later on, kasi kinategorize nila ito into 5. Mamaya pag-uusapan natin yan. Number 2, qualified to perform job duties. Need to have minimum of 2 years of work experience that is directly related to occupations. Dito naman mas mahalaga na kung kaya nyo higitan pa sana yung work experience, baka mas mataas yung maging score niyo instead do sa minimum requirement. Kasi ang lagi nilang nilalagay dito is actually a minimum requirements. But, of course, kailangan taasan ninyo upang nang sa ganun ay makuha pa natin yung mas mataas na scores. Show that they can support themselves in accompanying family members. Be legally admissible in Canada. Pag sinabi nating legally admissible, ibig sabihin mayroon kang legal status pagdating dito sa Canada. Which is, syempre, hindi ka naman makakapasok dito sa Canada without your work permit, without your permanent residency visa, and so on and so forth. So yun yung mga legal requirements na makukuha mo pa lang bago ka pumasok dito sa Canada, no? For NOC skill level B occupations, meet the minimum language requirements. So ibig sabihin, yung IELTS ninyo ay kailangan na nakahanda pa rin kayo. Siyempre, minimum requirements sa karamihan, kumbaga, pangkalahatan dito sa Canada, usually CLB5, ano, yung minimum. Pero sabi nga natin, yung IELTS, lagi ko kayong ini-encourage na taasan nyo pa yung IELTS ninyo upang nang sa ganon ay mas malaki yung maging score ninyo pagdating ninyo doon sa pagpaprocess ninyo, and of course sa pagpasa ninyo ng interest ninyo of application. Have a wage offer in line with the BC wage rates for occupations. So ibig sabihin, madidetermine naman ito doon sa inyong job offer, na kung halimbawa ikaw ay nakatanggap na ng job offer, nag-apply ka, nakatanggap ka, dapat i-check mong mabuti. Halimbawa kung ang minimum wage nila doon ay sabihin na natin $15 per hour, but I'm sure more than that siguro, ay i-recheck ninyo sa government site nila. Pumunta kayo kung ano ba ang minimum wage niyo, o kaya naman ililink ko down below yung mga yung comparison ng iba't ibang wages dito sa Canada upang nasa ganun ay talagang pasok yung inyong application. Now, paano kayo a-apply dito sa BCPNP? Dapat gumawa muna kayo, it is a must na gumawa kayo ng application ninyo online sa kanilang website, sa PNP portal nila, sa PNP online application na job sites nila, upang nang sa ganon ay kumbaga yung papel ninyo ay talagang legal na pumapasok sa Government of Canada. So application pa lamang ito, this is a tedious
activity o kaya naman activity mahirap talaga na medyo maraming proseso ang pagdadaanan, but in the end sabi natin it is worth it naman na makarating kayo dito sa Canada, sapagkat sabi nga natin marami ang nag-a-apply pero but few are chosen na makapagtrabaho at manirahan, bigyan opportunity na manirahan dito sa Canada. Well, sabi natin kung may tiyaga, lagi yan may nilaga, hindi po ba? So tiyagain lang natin ang tiyagain upang nasa ganun ay makamit natin yung pinapangarap natin later on. So hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa, pupunta tayo, babasahin natin yung iba't ibang mga opportunities dito sa Canada. So I'm always excited to present to you the in-demand jobs or occupations here in Canada. And one of it is the British Columbia Nomination Program, or the PNP. This is a list of 2021 in-demand jobs in British Columbia. Actually, sabi ko sa inyo kanina, this is a combination of regulated professions and in-demand jobs na po pwede nilang kunin sa ibang bansa. So ito ay collaboration ng iba't ibang mga sectors dito sa Canada. And of course, makikita natin dito later on na may mga professions, may mga trabaho na pwede kayong applyan at hindi pwedeng applyan. For instance, regulated professions ay lawyers, ministers, teachers, o ano pa mang government positions, managerial positions, or high profile positions ay hindi natin siyempre pwedeng applyan yan. Well, pwede nating applyan kung nandito ka na sa Canada, o kaya to be more particular, kung nandito ka na sa may British Columbia. Pero kung halimbawa naman nakita nyo, welder, driver, o kaya naman ay home support, kung nakita nyo yung mga ganyang professions, yung mga tinatawag nating skilled professions, skilled worker type, po pwede nyong puntahan yan. So, disclaimer lang po, we have many of the job posted regulated professions, meaning you can get the certificate and trainings in Canada only. This is also mean that you have to study in Canada before you can apply and get the job. Therefore, managerial and supervisor positions are hard to get job in British Columbia. Of course, you have to study here first. Application in regulated professions are usually conducted inside Canada only, but with other job posted, you may be qualified with specific trainings and experiences acquired other than job posted. You may be qualified with specific trainings and experiences acquired outside Canada. Please secure a job offer from a legitimate employer to avoid inadmissibility in Canada. Legal processes is the best practice in Canada. So, best of luck. So, isa-isahin natin yung mga trabaho na may kinalaman sa British Columbia. Uulitin ko, this is a combination of regulated and high in-demand jobs in Canada. Meaning, may mga trabaho na pwede kayong applyan at hindi pwedeng applyan. So, the first one is high in-demand job or occupation in management, usually requiring a combination of education and work experience here in Canada. But, still, you can apply if meron kayong training and education here in Canada. So, retail and wholesale trade managers, restaurant and food service managers, senior managers, financial communications and other business services, facility operation and maintenance managers, computer and information system managers, financial managers, corporate sales managers, banking, credit and other investment managers, senior managers, construction, transportation, production and utilities, advertising, marketing and public relations managers, senior manager, trade, broadcasting and other services, insurance, real estate and financial brokerage managers, retail and wholesale trade managers, managers in agriculture, managers in transportation, home building and renovation managers, accommodation and service managers, other administrative services managers, managers in social, community and correctional services, human resources managers, senior managers, other business service managers, managers in customer and personal services, school principals and administrators of elementary and secondary education, purchasing managers,
Administrators, post-secondary education and vocational training. Engineering managers, senior government managers and officials, recreation, sports and fitness program and service directors, managers publishing motion pictures, broadcasting and performing arts, utility managers, architecture and science managers, government managers, economic analysis, policy development and program administration, other managers in public administrations. For high in-demand occupation, usually requiring a bachelor's graduate for first professional degree. Financial auditors and accountants, elementary and school and kindergarten teachers, information system analysts and consultants, computer programmers and interactive media developers, other financial officers, lawyers, professional occupation in business management consulting, software engineers and designers, professional occupations in advertising, marketing, and public relations, college and other vocational instructors, civil engineers, university professors and lecturers, business development officers and marketing researchers and consultants, human resources professionals, producers, directors, choreographers, and related occupations, social workers, family, marriage, and other related counselors, web designers and developers, authors and writers, health, policy researchers, consultants and program officers, architects, financial and investment analysts, natural and applied science policy researchers, consultant and program officers, securities agents, investment dealers and brokers, computer engineers, psychologists. For high in-demand occupations usually requiring diploma, certificate, or apprenticeship training, administrative officers, social and community service workers, accounting technicians and bookkeepers, administrative assistants, early childhood educators and assistants, real estate agents and salespersons, automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers, graphic designers and illustrators, hairstylists and barbers, program leaders and instructors in recreation, sport, and fitness, technical sales specialists, wholesale trade, property administrators, police officers except commissioned, insurance agents and brokers, financial sales representative, computer network technicians, electronic service technicians, household and business equipment, retail sales supervisors, supervisors, supply chain tracking and scheduling coordination, occupations, legal administrative assistant, executive assistants, user support technicians, medical administrative assistants, airplane pilots, flight engineers, and flying instructors, paralegal and related occupations, insurance adjusters and claims examiners, firefighters, aircraft mechanics and aircraft inspectors, human resources and the recruitment officers, supervisor finance and insurance office workers, photographers, non-commissioned rank of the Canadian Armed Forces, customs, ship and other workers or brokers, customs, ship and other brokers. For high demand occupations usually requiring high school and or occupation specific training, receptionist, food and beverage servers, home support workers, housekeepers and related occupations, home childcare providers, taxi, limousine drivers and chauffeurs, couriers, messengers and door-to-door distributors, letter carriers, mail, postal and related workers. High demand health occupations identified by British Columbia Ministry of Health, family physicians, nurse practitioners, health care assistants, physiotherapists, occupational therapists, geriatricians, licensed practical nurse, perfusionist, specialty registered nurses, psychiatrists, sonographers, paramedics, and dermatologists. Yan, dalangin natin na palagi kayong magkaroon
ng kasiglahan sa pag-a-apply papunta dito sa Canada. At sana po yung tour natin ngayon sa ating computer o sa ating presentation ay nakatulong sa inyo upang ma-i-anchor ninyo yung inyong mga sarili sa mga trabaho na nasa inyo ngayon at dito sa may British Columbia PNP. So dalangin natin yung mga pangarap ninyo sa buhay ay magkaroon ng katagumpayan. Siyempre, lagi tayong manalangin, huwag mawawalan ng pag-asa at patuloy na mangarap. Kita-kita tayong muli sa mga susunod na vlog natin at maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta. Subscribe na! Paalam!